Sa pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nanindigan si Lieutenant General Gilbert Gapay na patuloy ang pagsusumikap ng kanilang tropa na masupil ang pag-aalsa sa bansa. Nanguna sa listahan ng AFP ang CPP-NPA na patuloy na tinutugis ang naturang armadong grupo. Pahayag ni Gapay na ipapanalo ng kanilang tropa ang digmaan laban sa mga rebeldeng grupo. Sa katunayan mula nitong Enero ay nasa mahigit 7,000 na ang na-neutralize ng NPA at karamihan sa nabanggit na bilang ay sumuko sa AFP. Umabot naman sa 1,991 ang mga nasawi sa naganap na engkwentro. Mahigit 1,500 na mga armas din ang nasabat ng AFP at 491 o 471 improvised explosive device na na-recover mula sa mga armadong grupo, bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa National Humanitarian Law. Kaya ang inyong armed forces ay is winning the war against the CPP-NPA. Patuloy ang paghina ng pwersang ito at sa pakikipagtulungan natin sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yung NTF-LCAC natin, at sa ating mga stakeholders, hindi na magtatagal na tuluyan na nating masusolve permanently itong ating problema sa insurgency. Patuloy din ang pagbantay ng AFP sa Abu Sayyaf Group, BIFF, at Mauti Terrorist Group. Ito ay ilan sa mga paksyon na luminya sa ISIS. Samantala, bukod sa pagpapaigting ng internal defense, pinag-iibayo din ng Sandatahang Lakas ang external defense, partikular na riyan ang issue sa West Philippine Sea. Patuloy ang pagbabantay ng tropa para mapanatili ang territorial integrity at soberanya ng bansa. 24/7 din ang maritime at aerial patrol sa West Philippine Sea kasama na ang northern at eastern seaboard ng bansa. Patuloy din ang pagbabantay sa mga nais mang himasok na vessel at aircraft sa teritoryo ng bansa sa tulong ng mga modernong kagamitan mula sa AFP Modernization Program. Sa pamamagitan nito, mas napag-uusay pa umano ang domain awareness capability ng AFP. And we have established an effective military presence sa West Philippine Sea. Gayunpaman, ang ating trust dyan, we are being guided yung actions natin by yung strategy ng ating government, yung peaceful resolution ng all issues sa West Philippine Sea. Nandyan yung diplomatic means natin to address the problems there. Sara Lagsak, Arsenio, Newslight sa Umaga.